Hello mga guys, welcome to my YouTube channel, Hermotic. Bago tayo mag-umpisa, shout out muna natin sina Doboltic TV, JPR Tech Vlog, MJ Warp Tech Beats, Rolly Rimada. Maraming salamat sa inyong suporta at sa aking mga viewers. Suportahan din natin sila dahil mayroon din naman silang vlog na kagaya ko rin na kumukuha rin ng suporta sa inyo. Asa ngayon, meron tayong isang component. Isang Sony ito. Noong araw, napakamahal nito eh. Halos hindi nga ako makabili rito. Ang complaint dito ay wala raw siyang sound. Sa mga ganito kasi, karamihan dito ang nasisira talaga yung power amplifier niya, yung sticky. Kasi yung iba kasi, sinasampakan ng mga malalaking speaker. Hindi nila alam na ang kaya lang talagang speaker nito ay yung speaker na kasama niya sa pagpili. Ngayon, ang sticky kasi masilan eh. Uras na sinalpakan mo yan ng medyo malaki, mag-overheat yan. Tutunog nga yan pero hindi rin tatagal. Ngayon ipa-plug natin at titingnan natin kung may display pa. Pero ang pagkasabi niya ay wala na raw siyang sound. Ayan, ipa-plug ko na. Ayan, medyo gumagana pa naman. Ayan. Medyo okay pa naman. Nagpa-function pa naman siya. Importante dito ay gumagana yung kanyang display. Ngayon, pagka walang sound, sa amplifier tayo pupunta. Ayan lang at bubuksan na natin. Tatanggalin ko na. Ayan. Ayan mga guys, at medyo nabuksan ko na siya. Ngayon ang kanyang amplifier nandito sa ano na ito, sa nandito yung sticky niya. Ngayon tatanggalin natin 'yan. Ayan, natanggal ko na siya. Hindi ko na sa inyo pinakita yung pagtanggal pero madali lang naman. Tatanggalin mo lang yung mga terminal niya rito. Hihinangin lang naman yan eh. Medyo matagal kasi yung ating vlog pag pinakita lahat. Ang importante lang naman dito ay may guide kayo kung paano ko siya ginawa. Ngayon, yung ating sticky ay masira nito. Pag nasira yung, halimbawa, lip and ride kasi ito eh. Masira yung lip niya, hindi na siya gagana kasi mayroon siyang ano, protector relay, andito siya. Ngayon, pagka halimbawa nasiraan tayo, kagad-agad kinokontrol ng ating relay yan para yung voltahe ay hindi pumasok sa ating speaker. Ngayon, ang gagawin ko rito ay i-convert ko na lang. Minsan ko nang ginawa ito sa ibang mga component. Ang mahal kasi itong sticky na ito eh. Ngayon, ano kasi ito, masilan. Karamihan kasi rito, yung mga speaker niya medyo may problema na. Ngayon, pag sinalpakan natin ito ng transistorized na amplifier, kahit salpakan niya ng malalaking speaker, walang problema, hindi siya masilan. Ngayon, kukonvert na lang natin ito sa ibang amplifier. Dito pa rin tayo kukuha sa transformer niya ng supply. Andito yung filter niya, ang dalawa. Medyo maliit ito, papalitan natin ito ng 10,000 UF, itong dalawa na ito. Tapos dito rin tayo kukuha ng supply. Ngayon, may nabili ako sa online na ito. Ang price nito ay halos kasing price din dito sa sticky. Ngayon, ang kainaman kasi dito, ano ito eh, bali, apat na transistor sa isang channel. Ngayon, nandito naman yung transistor sa kabila, apat din, kabilang channel, bali, walong transistor ito, na si, ano, si 5200, tapos yung kanyang kapartner ay 2SA1943, yan, mura lang ito eh, kapag ito ang ginamit natin, sigurado kahit anong speaker sa salpak niya, medyo ano to, medyo matibay ito. Ngayon, dito rin natin to ilalagay. Ayan, tamang-tama kasi ang kasiyaring dito. Ibubolt natin yan dyan. Tapos yung mga supply niya, ito yung speaker niya. Ito, nakoneksyonan ko na. Ito yung kanyang B+, ito yung negative, ito yung ground.
yan lang naman ang connection niya. Tapos yung audio, kukuha tayo doon. Kung hanapin natin yung audio niya rito, bali ang hindi lang natin magamit dito ay yung mute niya. Yung mute kasi hindi naman na ano ginagamit yan eh. Kaya maraming terminal to kasi may mute siya eh. Ayan mga guys, at umpisahan na natin. Ayan, naisalpak ko na yung ating ano amplifier kit. Ngayon, medyo nagbari na lang ako dito. Binolt ko siya. Dito na yung bolt niya. Bali, apat ito dito sa kabila. Tapos, nagpalit tayo ng dalawang filter. Dito ko na siya nilagay kasi hindi na magkasiyaron sa dating lalagyan niya. Dito. Dito yan nakalagay. Naglagay na lang ako ng wire. Papunta doon. 10,000 UF to, tapos 63 volts. Ngayon ang connection nito andito sa kabila. May mga pangalan naman eh. Siguro hindi yan makikita sa camera, pero may mga pangalan dito. Andito yung kanyang B+, yung pinanggalingan ito ng ating sticky amplifier. B+, ground, negative. Ito yung kanyang input, yung sa audio, ground. Tapos yung pinakadulo niya, speaker. Yung naiwan dito, yung mute ito eh. Ito yung left and right ng speaker niya. Ngayon dumaan pa rin siya ng relay para kung sakaling magka-problema yung ating transistor ay mapoprotektahan pa rin niya yung speaker. Hindi tutuloy yung ating ano, multi sa speaker. Ayan. Ganyan lang. At ang gusto pa nito ay pagkatapos nito, lalagyan pa natin siya ng USB na may kasamang Bluetooth. Ayan lang siya. Ngayon, pansamantala, ipitest muna natin dito sa ating USB player. Dito may USB player ako eh. Idaan na muna natin dito sa auxiliary niya para malaman kung tumutugtog na. Dito lang muna. Ayan, ikunin ko na rito. Ayan. Ngayon, bubuksan natin. Titesting natin. Paplug ko na. Ayan, nag-on na siya. Ngayon, i-on na rin natin yung ating USB player. Ngayon, i-press natin yung power. Ayan. Ayan na. Ayan, medyo gumagana na siya. Ngayon, maghanap ako ng lugar kung saan ko ilalagay yung ano dito, yung ating USB player. Ayan na mga guys, medyo working na siya. Mayroon na siyang audio. Di kagaya kanina, wala siyang audio. Ayan, i-stop na natin at ang sunod natin gagawin ay yung ating USB player. Ayan na, ikunin ko na yung kanyang USB player. Wala talaga akong mapagbutasan dito sa harap. Kaya ang ginawa ko ay kinalas ko na lang. Tapos yung display niya nandito sa loob. Makikita natin mamaya yung pagmilaw na. Tapos yung ating USB player ay dito. Dito ko siya nilagay. Ayan, yung connection lang naman ay simple lang naman. Bali 12 volts yung ating supply ng ating USB player. Ito. Ngayon, naggumawa ako ng transformer dito. Supply ito sa ating blower at saka sa ating USB player. At saka ito na yung ating bagong amplifier. Nagpalit ako ng filter na 10,000 UF kasi ang filter niya ito lang, maliit lang, bali 50 volts ano lang, 330 UF lang at 3,300 UF lang. Kaya ito yung filter ng sticky niya, ito yung kanyang original. Ito, bali ito, itong parts na ito ay pinagpalit na natin dito sa isang circuit na transistorized na. Bali, wala nang gamit ito. Ang magagamit na lang natin dito ay yung heatsink. Kung sakaling may magpagawa uli,
i-convert natin dito yung mga transistor, tapos bibili ulit tayo ng ano sa online yung pinaka board niya. Ganun ulit ang gagawin. Ayan mga guys, at sana natutunan nyo, kasi simple lang naman i-connect eh. Bali, ang kailangan lang dito sa ating board ay supply na negative, tapos ground positive, tapos yung audio andito dito sa dalawa niya. Bali, itong pula, ito yung ating positive, yung negative, ito yung ating ano. At saka dito rin ako kumuha sa transformer yung dating yung supply sa sticky, yun din ang ginamit ko. Ngayon, patugtugin na natin, i-connect natin sa Bluetooth. Ngayon, bagong modelo na ito. Kasi yung mga ganitong klase kasi, mga naunang labas, ano lang siya noon eh, CD lang o kaya VCD. Ngayon, nalagyan na siya, modelo na siya. Saka magaganda ang tunog ng mga ganito eh. Ang mamahal nito nung araw. Ngayon, ipa-plug ko na. Ayan na, naka-plug na. Ngayon, ipipress natin yung power. Ayan. Antayin natin umilaw yung ating display ng Bluetooth. Ayan, umilaw na siya. Ngayon, gumamit ako dito yung mga touch switch dito na hindi na ginagamit. Dito si Kusya kinunik. Bari, dito yung ating play. Dito yung ating reverse. Forward. Tapos ito yung ating mino. Yung mga hindi ginagamit na mga push button. Ngayon isilik natin sa Bluetooth. Ayan, nag-Bluetooth na siya. Ngayon gamitan natin ang cellphone. Ating amplifier na bagong salpak, pwede na nating i-connect sa malaking speaker. Natunayan malaking yung speaker nitong kinunik ko. Nandito na siya, oh. Papakita ko sa inyo, nandito na itong dalawang box. Yan na siya, pwede na siya. Medyo modelo na ito. At sana may natutunan kayo sa aking video na yung mga old na ganito ay pwede pa naman nating i-upgrade. Na actually marami talaga sa aking nagkumukontak na magpa-upgrade dito. Kaya lang kasi sa pandemic ngayon ay hindi ako nagsiservice. Pwede yan, ipadala nyo na lang dito sa akin ito, through lalamog. Pwede kong tanggapin. Pero kung mag-house to house ako, hindi muna. Kasi ano ngayon eh, medyo bawal ngayon lumabas-labas. Itong ginawa ko ay malapit lang dito yung may-ari. Ay nakita nga niya na pwede pala kong gawing i-upgrade. Kaya dinala niya sa akin. Kasi magandang tunog ng mga ganito, yung mga old na ganito. Okay ito eh. Ayan lang mga guys, at maraming salamat sa inyong panonood, at sana may natutunan kayo sa aking video. And please like, share and subscribe to my YouTube channel for more upcoming video. Thank you.